natuldukan ang isang relasyon at nangumpisahan ang isang imbestigasyon sa bakanteng lote na ito. Nagsimula ang kwento, hindi dito o dito. Kundi dito sa dalawang talampakang lalim ng hukay na ito, ibinaon ang katawan ng 21 taong gulang na dalaga. Lumalabas sa imbestigasyon ng PNP na nagpunta ang dalaga sa subdivision ng kanyang 21-year-old din na boyfriend sa North Caloocan. Naglakad-lakad sila noong hapon dito habang nag-uusap. Base sa salaysay ng suspect sa mga pulis, tinanong niya ang kanyang girlfriend kung sino ang lalaking madalas niyang kausap sa chat, naungkat, pati ang mga nakaraan nilang pagtatalo sa relasyon. So dahil sa galit, nasipa niya umano ang babae hanggang sa nasakal niya at unti-unti nang nawalan ng hininga. Sa pagkataranta, tinago umano niya ang katawan sa may damuhan. Tapos sinabi niya sa pulis na after 2 days, tsaka pa lang niya binaon sa lupa ang katawan para itago ang kanyang nagawa. Ilang araw ding hinahanap ang babae ng kanyang mga kaanak. Nabuksan namin yung account ng messenger ng pamaging ko. Nakita namin yung conversation nila ng lalaki na ganito magkikita sila sa ganong araw. Simula nun, hindi na siya nakabalik. Yung pong magulang nung nawawalang tao, pumunta ho sa aming stasyon. Pali, nag-report po na matagal na pong nawawala. Kasama rin po doon yung tao na huling nakasama nung anak nilang babae. Sabi ng mga investigador, matapos ang maraming pagtatanong sa lalaki, umamin siyang siya nga ang pumatay. Siya pa nga mismo ang nagturo kung saan niya ibinaon yung katawan ng kanyang girlfriend. So tinibrihan ngayon ng Quezon City Police ang Caloocan Police na may nawawalang babae sa area nila. Kaya nung gabing yun, agad na ipinahukay ang bakanteng lote at dito na nalantad ang lihim na ilang araw nang ibinaon.